Patuloy si Eugene sa kanyang misyon bilang detective ng kabilang deity. Unang niyang nakaharap at nakasagupa si Jerry at nakuha niya ang gola na espiritu. Natulungan at nailigtas naman niya si Denise at ang kanyang ina sa kapahamakan. At nabawi niya ang salamin na kapangyarihan mula dito. Isa na lang ang natitira at ito ang espada ng kadiliman na nasa pag-iingat ni Vincent. Ang Espada ng Kadiliman. Mahina rin pala si Jerry. At tinalo si Denise ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Ako na lang mag-isa ngayon. At hindi na ako magtitiwala pa. Pero, sinusigurado kong makukuha ko muli ang bola ng espiritu at salamin ng kapangyarihan. Ang espada ng kadiliman na nasa kamay ni Vincent ay gawa mula sa mapanganib na lason. Sino mang matamaan ang espadang ito ay magiging isang halimaw na punong-puno ng lason ang buong katawan. Kapag napagsama ko ng tatlong kayamanan, lalakas ang aking kapangyarihan at wala na makakapigil pa sa akin. Kikilalanin ako na lahat, pero kailangan ko gusto ng dalawang digits! Lahat ng sugat at sakit na ibinigay sa akin ni Jerry ay nawala kaagad. At yun ay dahil sa pag-aalaga mo sa akin. Ang galing mo, Charlene. Ang alam ko kasi ang mga sugat na yun may katagalang gumaling. Wala yun, Eugene. Malakas ka lang talaga at malinis ang kalooban mo. Ganun ba? Teka muna, bakit suot mo ang uniform na yan? Hindi ka naman estudyante dito, ha? Para naman hindi ako mapansin ng maraming tao, kaya ako naisip to. Bagay ba sa akin, ha? Ah, ewan. Ah, siya nga pala. Ano yun? Tungkol kay Denise, sigurado na tayong ibabalik na niya sa atin ang salamin tulad ng kanyang pangako bilang pasasalamat sa tulong na ginawa mo. Ganun ba? Eh di malapit na palang maibalik ang tatlong kayamanin na ninakaw sa atin. Ano na nga uli ang pangalan nitong huli? Vincent, medyo may kasungitan yun at mayabang. Ginagawa niya lahat ng kanyang magustuhan at wala pang nakakapigil sa kanya. Ah, nandito ka lang pala. Galit na galit si Mr. Prado. Ikaw na lang palang hindi nagsasubmit ng assignment, Eugene. Ah, wag mo na nga akong guluhin. Wala na akong panahon para dyan. Mahirap maging detective, ano, Eugene? Ha? Naku naman. Okay lang, hindi ba? Alam mo, Jenny, balita ko nagagalit ka kapag hindi nag-aaral si Eugene. Lalo na pag tulog lang siya ng tulog. Akala ko hindi na tayo magkakausap. Ha? Eh, ano? Sa susunod, kakain tayo sa labas at magkwekwentuhan, ha? Aray ko po! Bakit mo ginawa yun? Walang alam si Jenny tungkol sa'yo. Kaya huwag ka magkakamaling magsabi sa kanya, okay? Ah, oo nga pala. Pasensya ka na, Eugene. Mahirap na nga pala kung nagkagulo pa. Sige, maiwan na kita. Bye! Magkikita pa kayo? Ah, hindi. Mas mahirap pa tong ginawa ni Charlene ngayon. Sino ba yon? Huh? Ah, eh... Sino? Ah, makapagkwento kasi Jenny eh. Ah, hindi bali na lang. Ah, hindi na bali. Kaya lang, magpakita ka na kay Mr. Prado. Sandali, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, ano? Alin doon? Alin doon? Eh, sino pa, kundi si Charlene? Ah, Charlene palang pangalan niya. Magpapaliwanag ako para maintindihan mo. Hindi na? Teka! Antayin mo ako! Nagmamadali ako eh. Pakinig ka! Yan si Jenny, kaibigan matalik ni Eugene. Pero hindi na sila basta magkaibigan. Malapit siya sa puso nito. Ganun ba? Hindi gagamitin ko si Jenny laban sa kanya. Mahirap ipaliwanag ang mga to! Eh, ano kung hindi siya magpaliwanag? Hindi ko naman siya gustong pag-usapan, ha? Ikaw si Jenny, hindi ba?
Ang alarm. May masamang nangyayari. Sandali lang, sir! Sandali, Yuji! Hindi pa tayo tapos mag-usap, ha? Bakit kaya? I think my compass went stupid. No matter how far I run, it says 1 mile. PA is using his spirit energy to send out a moving signal for you to follow. I'd say he's leading you to his hideout. That's cute. No, it's not. He's told me terrible things through telepathy. He's kidnapped Keiko and he won't give her back unless we bring him the 2 other artifacts. He what? Vincent! Ibalik mo si Jenny! Anong kailangan nyo? Eugene, hindi sila mga kalaban. Tao lamang sila na kinokontrol ni Vincent. Ano? At para magawa niya ito, malakas na kapangyarihan ang kailangan dito. Nagpapatunay na may third sense si Vincent. Third sense? Tama ka. Nasa ilalim sila ng aking kapangyarihan. At susundin nila ang lahat ng aking ipag-uutos. Ano yung nasa noon niya? Yan ang tinatawag na third eye. Diyan ang gagaling ang lakas niya. Kahit tumingin ka sa akin, normal pa rin ang pakiramdam mo. Isang patunay kung bakit ka napili ng kabilang daigdig. Pero, paano kaya siya? Jenny! Huwag kang magkakamaling saktan si Jenny! Dala mo ang kayamanan, hindi ba? Sige. Kung hindi ka susunod sa patakaran, walang saysayan larong ito. Jenny! Ito na nga ang bola at ang salamin. Nagtagumpay rin ako. Nasa kamay ko na ang 2 sa mga kayamanan. At ngayon, ako na ang mamumuno sa kabilang daigdig. Hindi pa tapos ang laban. Mahina ka rin pala tulad ng inaasahan ko. Kapag maayos na si Jenny, kukunin ko na ang kayamanan. At ano naman ang binabalak mo? Magtutuos tayo at babawiin ko ang kayamanan mula sa'yo! Nawala siya! Ha? Ako bang hanap mo? Lumipat lang naman ako ng pwesto. Pagmasdan mo! Ano, Eugene? Kaya mo ba akong hulihin? Masyado kang mabagal at hindi mo ako mahuli. Mabilis siya! Umanta ka ngayon! Ano? Akala mo ba ibabalik ko sa'yo ng basta-basta ang kayamanan? Tignan mong mabuti ang kanyang noo at may makikita kang kakaiba. Ano? Ang sugat. Hindi ito sugat. Isang mata. Ibinalik ko ang katawan niya, pero nasa akin pa rin ang buhay niya. Nakatakda siyang maging alagad ko. Oras na bumukas ang kanyang mga mata, magiging ganap na alagad ko na rin siya. Tingnan mo mabuti ang sinapit niya, Eugene! Hindi! Sabi! Pipigilan ko bumukas ang kanyang mata. Sige na, harapin mo na siya, Eugene! Tingnan natin kung mapipigilan niya ang pagbukas niya. Marahan naman pala ang alalay mo, Eugene. Pero wala kayong magagawa. Kapag pinigilan niya ang pagmulat ng kanyang mata, ang pangyarihan ay mabubuhos ng husto dito at uubusin na mata ang lahat ng kanyang lakas. Totoo ba sila? Tama siya. Hindi ko na kayang pigilan pa ang pagbukas nito. Manda ka! Gumaganda ang laban. Ngayon, uumpisa na ba natin ang laro? Ano? Narito sa loob ng aking espada ang gamot. Kung gusto mo siyang mabuhay, kailangan inumin niya ito. At kung talagang gusto mo, kailangan kunin mo ito sa akin. Sayaw mo't sa gusto. Hindi ko inasahan ang paglusog niya.
ngayon, Eugene. Pagbabayaran mo lahat na to. Ikaw ang humanda. Ganun pala. Lumalabas ang lakas ng kapangyarihan niya kapag nasa panganib ang kanyang kaibigan. Matagal ka ng hadlang sa akin. At kinakalaban ko mga taong katulad mo at hindi ka na makakaligtas. Nagulat ako sa paglusog mo, pero hindi mo pa rin naagaw sa akin ang espada. Nawala na ang pagkakataon mong kunin ang gamot para sa kanya. Wala ka nang magagawa, Eugene. Hindi mo na siya mapipigil ang maging isa sa mga alagad ko. Kawawa naman si Jenny, ano? Humanda ka ngayon, Eugene! Yun lang ba sasabihin mo? Umpisa na natin! Kaya mo ba akong habulin, Eugene? Di hindi mo nga makita ang anino ko. Paano na? Wala ka na magagawa kundi ang maghintay! Eto na! Vincent, maglalakad ka na lang ba? Wala kang lakas kung wala ang third eye mo, hindi ba? Hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Tatapusin na kita ngayon! Hindi mo pa nakikita ang tunay na kapangyarihan ko? Pigilan siya. Kailangan gawin ko ito. Kapag bubukas ang third eye niya, mahirap na. Kailangan mailigtas ko si Jenny mula sa kapangyarihan ni Vincent. Ano yung liwanag yun? Jenny! Natatakot ka na ba sa akin ngayon, Eugene? Ha? Sandaling panahon na lang at alagad ko na ang matalik mong kaibigan! Hindi! Huwag mo nang isipin yun dahil siguradong wala ka na dito sa mundong ito kapag nangyari yun! Ha? Hindi! Malakas na nga ang kapangyarihan nararamdaman ko. Nasa loob na nga si Vincent! Well, this is new, but maybe you could get me green ones. They'd match a lot better. A joker to the end, aren't you? Perhaps my Dagon Tychus needs to be tighter before you get serious. I have a great idea. How about I give you a choice? What? I can end your life now, or if you prefer, I'll make you into a demon. What's that? You want me to choose? Ito na! Kurama? You really have gone insane! Hindi ako makakita! Nakawala na ako! Ito ay nalagas na yung nagmumula sa kanyang third eye. Pansamantalang nawala ang kanyang kapangyarihan, Eugene. Denise! Okay lang ako. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa'yo. Huwag kang kumilos! Isa rin akong espiritu. Hindi ako madaling mamatay. Iwan mo siya sa akin. Labanan mo na si Vincent hanggang wala pa siyang lakas. Denise! Denise! Traitor ka! Lagot ka! Ang kalaban mo ay ako! Hindi ako makapaniwala. Mas malakas siya ngayon. Delikado ang lagay ko dito. Nanganganib ako! Pahala na. Ah!
see? It doesn't matter how strong you are if you can't hit me. Hindi siya dapat manalo. Ano ngayon? Kawawa ka naman. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa rin sa akin? Umanda ka! Konti mo lang. Tapos ka na! Ngayon na! Oo, tapos! Reagan! Talagang matapang ka, Eugene. Akala mo siguro matatalo mo ko, ano? Ano yun? Ayos, nagawa ko rin. Sino tumira sa akin? Ano yun? Ang salamin. Pinag-aralan mo ang kilos ko para magamit mo ito laban sa akin. Pagod na akong makipaghabulan sa'yo. Anong klase kang nilalang? Nawala nang mata sa noon niya. Maayos na ang lahat. Okay na. Denise, salamat sa tulong mo. Kaya mo pa ba? Ah, wala to. Malakas na ako. Pero hindi tama ang ginawa mo kanina. Bakit naman? Kailan mo pa ba natutunan gamitin ang kapangyarihan ng salamin? Ha? Kanina ko lang nalaman. Kaya? Mabilis siyang kumilos kaya naisip kong kumilos mula sa likod niya dahil wala nang ibang paraan. At nakita ko na lang ang salamin sa likod niya at nakaharap sa akin. Kung ganun eh. Oo, swerte lang talaga ang pagkakapanalo ko sa laban namin ni Vincent kanina. Paano kung hindi lumapat ang salamin sa likod ni Vincent? Saan ka namin kaya pupulutin, ha Eugene? Saan ko na lang iisipin yon? Parang malalim ang iniisip mo, Eugene. Pero alam kong hindi ka nag-iisip. Anong sabi mo, Denise? Anong ibig mo sabihin doon, ha? Hindi ko uulitin ang nasabi ko na. Ano? Tama na! Nahuli ko na si Jerry at Vincent. At nabawi ko na ang tatlong kayamanan. At nakaligtas pa si Jerry ko mula sa parusa ng kanyang ama. Siya nga pala, yung espada ay kinalawang na at nabasag na ang salamin. Kaya nalaman din ng Haring Yaman na ninakaw ang mga kayamanan. Ha? Eh di kung ganun, naparusahan din pala si Jericho. Nabawi naman ang mga kayamanan eh. Kaya hindi siya naparusahan ng husto, mahinang parusa lang. Mahinang parusa? Napalo siya! Pinalo siya? Aray ko! Aray ko! Aray! Kahit ano pa sabihin mo, ang bata ay bata talaga. Eugene, huwag mong sabihin yan. Ay, lagot ka na. Nako, nakalimutan ko nga palang magpaliwanag kay Jenny kanina. Naka-istorbo yata ako. Sandali, Jenny! Magpapaliwanag ako, Jenny! Sandali! Ito na yata ang pinakamahirap na problema ni Eugene.